Hi guys, good afternoon, welcome back to my vlog. Yan guys, at dito naman po si Big Daddy. Ang aking pong content ngayon ay tungkol sa pagpapaligo ng aking bagong alaga na dalawang tuta. Yan po ay walang iba kundi si Margaret at saka si Kimi. Yan po pangalan. Kimi na yan ay ipinangalan ng apo ko doon sa isang tuta na ibinigay sa akin. At yung isa naman ay maiiwan sa amin, ang pangalan niya ay Margaret. So, ayan po guys. Mega shoutout nga pala kay J.R. Rosales dahil siya po ang dating may-ari ng dalawang tuta na ibinigay na sa akin. Dahil sa hindi rin niya maasikaso, kaya ayun, binigay kagabi. Kaya ito na sila ngayon, papaliguan ko. Dahil siyempre, yung mga tuta na to, dahil sa siguro yung sa pinagka, yung lugar na pinagkakulungan nila, marami siguro mga langgam. So, ayan guys, papaliguan ko. Marami siyang sugat eh, marami sugat. So, binabad ko muna siya sa tubig para mabasa yung katawan niya. So, ayan, papaliguan ko siya ng... Ang aking sabon sa ano ay yung pang ano talaga pang panggamot doon sa mga sugat niya para matuyo. So ayan guys, bali ito si Maga, si Kimi. Unahin kong paliguan si Kimi. Umiiyak na nga sila guys dahil sa siguro hindi ito sanay sa paligo. Dami niya sugat guys, oh. So kailangan magamot natin bago dalhin sa bahay nila tayo. Kasi sabi sa akin ng apo ko kaganina, nung hinatid ko sa bahay nila, Lolo, gamutin mo si, ano ha, si Kimi, bago ko kunin. Kaya ito, bali sinasabon ko ng may gamot. Pangalan po ng gamot ko ay Lori, para sa mga doggy. So ayan, sasabon ako na siya. Sugat guys. Sechan. Guys, bali binalawang ko sila sa unang sabon
pangalawang sabon guys, hindi ko na sila babalawan para yung visa ng sabon andun siya stable sa katawan nila para madaling gumaling ng sugat. Pupunasan ko sila ng tuwalya. Patuyin ko sila na yung gamot na dyan, hindi ko siya papalawan. Pangalawang sabon ko na to sa kanila guys. Para madaling matuyin yung sugat. Kailangan guys, bago dumating to kina Teo sa bahay nila, magaling na yung mga sugat niya. Itong gusto ni Teo to eh. Guys, si Margaret, ito yung maiiwan sa amin. Ito yung pinakamaliit doon sa magkapatid. Dalawa to eh, binigay ni J.R. Rosales kagahapon. Kaya napaliguan ko sa may sugat guys. Papaliguan ko. Una ang sabon, babalawan. Pangalawa sabon, sila dalawang aso namin, si Miles at saka si Cassie, tapos na sila maligo. Ayos na sila doon. Babalawan ko na sila. Sabay sasabunan ko ulit. Sasabunan ko ulit sila. Ito, pangalawang sabon, di ko na siya nababalawan para yung bisa ng gamot ng sabon ay nandun pa sa katawan nila guys. Madaling gumaling yung sugat.
Patuloy ko lang siya, si Margaret, papatuloy ko na. Tapos ko siya namigo, alis ko na. Hindi pa, kasi baka nasa isa o dalawang buwan pa lang itong mga tuta na ito. Tapos guys, pagkatapos siguro baka dalhin ko sa veterinarian para ma-injection na natin ng 5N1. Okay na si Margaret. So ayan guys, yung apat na alaga ko, tapos na sila maligo. Bali, lalabang ko lang yung mga pinagamitan na tuwalya nila. Bali, dalawang tuwalya itong ginamit ko. At aking lalabahan nila para hindi kumain. Tapos na ako magpaligo at makapaglabalan. So ayan guys. Shout out ka pala kay Mr. Darwin Corrales Almasan. Sa akin, pag may time ako, puntahan ko siya doon para kahit pa paano magkakaroon ng banding ni Mr. Darwin Almasan. So ayan guys, nilalabag ko na yung aking dinamit na tuwalya para sa mga aso. So ayan ha, sana kung meron tayong alaga na ganitong pet, huwag kayo magsawa na sila alagaan na paliguan natin kapag kailangan. Talagang tulad yan yung si Miles. Miles, okay na? Okay na rin siya. Pagpapaligo ko sa aso guys, sa loob na isang linggo, mga dalawang beses sila maligo. Hindi pwedeng araw-araw kasi parang napapansin ko pag araw-araw sila naliligo, nanghihina sila. So, ginawa ko twice a week. So, ayan guys. Ang diskarte ko lang sa pagpapaligo sa mga aso. So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Hanggang dito lang ako muna. Kumari guys. Paki-like, share, and subscribe po our YouTube channel. At huwag kalimutan i-click ang notification bell button para sa update ng aming upcoming video. Maraming salamat guys. Bye-bye.